My dear, dear children, I, your mother, love you, and I wish to urge you to prayer. I am, dear children, tireless, and I call you even when you are far away from my heart. I feel pain for everyone who has gone astray. I beg you, surrender yourself completely to God and live the messages I am giving you. This week's Sunday Gospel. Magandang araw sa lahat ng nanonood sa amin sa Family Rosary Crusade. Ito po ay si Archbishop Angel Lagdameo, Archbishop of Haro, Iloilo. Ngayon pong araw ay araw ng mabuting pastol. Sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kaniyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan o hireling ay tumatakas kapag nakikita niyang dumarating ang asong gubat. Palibhasa, siya ay upahan, siniswilduhan, wala siyang pagtatangkilik sa mga tupa. Malaki ang pagkakaiba ng mabuting pastol. Siya ay may malasakit sa kaniyang mga tupa, hindi katulad ng upahan lamang na ang hinahanap ay bayad o sweldo at walang pagtatangkilik sa mga inaalagaan. Ang imahin ay may malasakit na pastol ay makikita natin sa pag-aalaga ng mga mabubuting ama at ina sa kanilang munting anak, na kahit na sila ay pagod na sa trabaho at kulang sa kanilang tulog, patuloy pa rin ang kanilang pagkakalinga sa kanilang anak. Hindi katulad ng isang yaya na ang hanap lamang ay sweldo. Pero kung ang isang yaya ay may malasakit at tunay na pag-aaruga, masasabi ni natin na siya ay katulad din ng isang ama o ina, isang mabuting magulang, mabuting pastol. Ang imahin ng mabuting pastol ay makikita rin natin sa lipunan, sa isang namumuno sa bayan na may genuine at tunay na pag-aaruga, pagmamalasakit at responsibilidad sa mga tao na kanilang nasasakupan. Sila ay mga mabuting pastol, mga servant leaders na ang paglilingkod ay sa mga nasasakupan ay higit sa kanilang sweldo. Ang kanilang responsibilidad ay ang maglingkod sa mga mamamayan at hindi pagsasamantala o pangungurakot sa kaban ng bayan. Kailangan ng ating simbahan ay dumami ang bilang ng mga mabuting pastol. Kaya dapat po tayo ay magdadasal. Iaalay natin ang ating Santo Rosario sa pagdadasal para dumami at umunlad ang bukasyon sa pagpapari, na dumami ang mga pumasok sa ating mga seminaryo para mahubog sa pagpapari. Gayon din, kailangan natin sa pamahalaan ay mga mabuting pastol, kaya dapat tayong magdasal. I-offer natin ang ating Santo Rosario para sa mga mabuting pinuno ng ating lipunan, na sana dumami ang bilang ng mga mabubuting pinuno tulad ng mabuting pastol. Saan ba hinuhubog ang mga mabuting pinuno?
hindi ba sa kanilang mabuting pamilya at sa mismong pagtatrabaho nila na hindi makasarili? Ialay po natin ang ating mga panalangin, ang ating Santo Rosario upang tayo, ang simbahan at ang ating pamahalaan ay magkaroon ng mga mabubuting pastol. Save the family. Pray the rosary. This is Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade reaching out to you. We need your help. Families all over the country need your help to foster the mission of family prayers, especially the Holy Rosary. Contributions of rosaries, how to pray the rosary families are needed to continue the mission. Please send your donations and support to Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, Pope Pius XII Catholic Center, 1175 United Nations Avenue, Paco, 1007, Manila. The family that prays together stays together.